na persona ng Grata ng halos anim na mga lugar. May epekto ba talaga to? Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si PaoLUL at naintriga lang ako dito sa siyempre nagawa na natin ito ng video noon yung kay Pura Luka at kaliwat kanan na persona ng Grata ang kanya nakukuha sa iba't ibang mga syudad. Kinokolekta niya yung mga lugar na to na para bang Pokemon gym battles tapos parang sapat na ba to para makalaban siya sa Elite 4? So napaisip lang ako, meron pa to epekto sa kanya kasi diba, binabato ba to natin itong mga Latin ng mga salitang to lalo na sa batas para magmukhang cool sa social media, di ba? So tulad ng yung City of Manila, yung Laguna, Cagayan de Oro, Bukidnon, Gensan, South Cotabato, Florida Blanca, Pampanga, Toboso, Negros Occidental, Nueva Ecija, Dinagat Islands at Camarines lang sa Cebu City ay pinatawa na siya ng persona non grata. So ano ba ang persona non grata? Para search kayo sa online, di ba lahat naman tayo may kakayanan gumawa niyan. Ay ibig sabihin ng persona non grata ay unwelcome person sa Latin. Ngayon, tinignan ko na sinasabi dito na pag mga diplomats daw sa ibang bansa ay hindi ka na papapasukin o hindi ka na i-entertain. Eh paano kung isa kang citizen mismo nung bansa, which is si Pura Luka? O dito sinabi ni Kuya Kim na isa rin na inis o na-offense sa ginawa ni Pura Luka. Diba sinabi, "Hi Luka, we haven't met yet but I wish you well. I sincerely hope you develop the empathy to know how deeply offensive your art is to majority of Filipinos. This has nothing to do with your drug or gender but how you disrespected Jesus and his prayer we so revere." So, mamaya na natin daanan tong subjective part ng emotion ni Kuya Kim. Matanglawi! Pumunta tayo sa kanyang sinabi dito sa Marites University. Natin pakinggan. Her art is offensive. It is art. No. Sinabi niya rito na art daw ang kanyang tingin sa ginawa ni Pura Luka. But it offended millions of Filipinos. Correct. Who revered our father. Who depended on that prayer in their times of darkness, who depended on that prayer in their times of depression, who depended on that prayer in the times of the lockdown when they were about to kill themselves. Ito. At gaganunin mo. Masakit. Kaya naman dumadami yung mga persona non grata. First of all, you have to understand what it means yung persona non grata. Dati akong konsyal eh. Yes, Kuya Kim. Ang persona non grata is a expression of sentiment. So, sinabi ni Kuya Kim na isa siya dati daw na konsyal. At ang persona non grata ay isang political statement, isang form of sentiment. Hindi siya parang batas. Hindi ka pwedeng pigilan, makapasok na sa iba't ibang mga syudad pag meron kang persona non grata. Para sinasabi lang na parang, galit kami sa'yo! Ayaw namin pumasok ka dito! Ito, di ba? Yun lang naman yun. Pero hindi kanila pwede escort out dahil ito ay nag-infringe na iyong right, constitutional right, mas mataas pa ng right, mas tama pa o tatagulog yung right, mas tama pa yung right to travel. Di lang kasi feelings ko ginagamit ko dito, di ba? Kailangan natin mag-cite ng sources. Di ba? Di pwedeng sigaw ka lang ng sigaw. Depending, sinasabihan mo lang ang pulso ng masa para makakuha ng suporta. Kailangan meron ka rin sarili mong pag-iisip. So dito sinabi na ito ni Richard Tenorio of Tenorio Law Offices na being declared as one does not mean that a specific LGU could legally force the person to leave the premises. So, sa kaso daw ni Pura, kung wala ka daw valid warrant of arrest, Pura may not be legally arrested nor escorted out. To do so will be violative of Section 6, Article 3, Bill of Rights of the 1987 Constitution in relation to a person's right to travel. So, parang sun sa movie ng Fault in Our Stars, diba? Other infinities are bigger ba yun than other infinities. Dito, kung merong may sinasabi dito yung persona non grata mo, diba? Meron ito mas ibabaw pa yung right to travel. So, hindi, sinasabi lang namin na hindi kami batis sa'yo, pero pwede ka pa rin makapasok dahil to do so, di ba, ay matatapakan namin yung rights mo. Alam ko may mga nagagalit dyan, po, bakit inaway mo, in-offend mo ako eh. Di ba, ano yun? Di ba, your rights? Di ba, yung tinaginawa ko explanation on yung rights mo, di dapat umaabot sa rights ng isa. Pero, hindi naman equal yung rights na ito. Di ba, yung kanya rights of, to freedom of expression ay mas malawak kumpara dun sa right mo to not be offended, which is not a right. So, two wrongs don't make a right. Hindi po right ang ma-offend online or kahit saan man. Pero in most cases, ito ay bumabagsak sa freedom of expression or art. Kasi nakita ko yung paulit-ulit na sinasabi doon sa comment section sa dati nating video tungkol dito sa topic na to na sinasabi niya na freedom is not absolute, which is true. Pero hindi ito yun. Hindi ito yung case na tinutukoy mo doon. So nagtingin din ako, marami na rin mga na persona non grata noon. Sila Claire Danes noong 1998. Sinabi nito ni dating presidenteng Joseph Estrada na sa Vogue magazine na nagsabi na gaslight weird. Pero yun na amoy ipis at daga daw sa Pilipinas. Well, half true na naiintindihan ko naman pero dahil doon ay hindi na siya pwedeng pumasok dito. Sa mas recent na mga pangyayari, ito yung nangyari kay Miss Ai de las Alas at kay Daryl Yap na director noong June 2022 na dinisrespect daw nila yung city seal ng Quezon City. So, na persona non grata sila. At isa pa kay Ramon Bautista doon sa Davao na tinawag niyang hipon yung mga babae doon which ang siyempre ibig sabihin ay paganda katawan, pangit ay itsura. So, na persona non grata din siya doon dahil sa male chauvinism.
nepotism na kanyang pinakita daw. So, di ba, hindi ito parang mas ginagalawan nito yung sentimiento at feelings ng isang syudad o grupo ng tao compared sa isang criminal act. Pero merong pinupush na kaso ngayon sa kanya kung sa mga Christian church leaders na galing sa Philippines for Jesus Movement, nag-file sila ng complaint kay Pura Luka nung Monday na sinasabi nila, they allege that Pura Luka violated Article 201 of the Revised Penal Code in relation to the Cybercrime Prevention Act of 2012. Article 201 penalizes, among others, those who in theaters, fairs, cinematographs, or any other place exhibit indecent or immoral place, scenes, acts, or shows, whether live or in film, which are prescribed and by virtue thereof. These include those that offend any race or religion. So, pasok siya doon. Top yun nga. Para naman, sinabi naman to ni Shell Joke, no? And under Article 123 naman, sinabi niya na that the act, para masabi mo na to offend religious feelings doon sa Revised Penal Code ang tinamaan, yung act dapat ay committed in a place of worship or during a religious ceremony. And that the act is considered notoriously offensive to the faithful. Siguro, bilang isang Katoliko, pasok tong notoriously offensive. Pero ang korte lang ang pwede magsabi or pwede mag-investiga kung yung lugar na kanyang pinaggawaan nitong kanyang drug niya kay Jesus dun sa ama namin. Ano lang din na, clarification lang, hindi siya ang gumawa ng ama namin remix. Matagal ko sa internet, siguro mga 3 taon, 4 taon na yan nagawa. Evangelion pa nga yung theme na ginamit doon. So, during a religious ceremony. So, kailangan nila ma-prove na ito ay ginawa siguro sa simbahan or isang religious place. Ang notoriously offensive means a mockery of dogma, a mockery of the religious ceremony, or toying with or destruction of an object or veneration. Kung hindi sa place of worship o sa gitna ng religious ceremony ang ginawa, hindi may tuturing na krimen ang nangyari. So, good luck na lang kung maipapanalo ito nung ito na naman tayo sa mga pastor eh. Kung mapapanalo ito ng mga Catholic bishops, good luck na lang sa kanila. Pero yun nga, di ba? Hindi na porque nagkasaka ng kaso, ikaw yung tama. Di ba? Maraming case na di ba, natatalo lang din. Kumbaga, nagiging parang pamagod na lang o pang-ubos oras ang pagbabato ng kaso, di ba? Kung makakalagpas man ito. So, at the end of the day, tulad na aking sinabi nga noon, di ba? Kaya dito sa issue ni Pura Luka, hindi rin natin siya nahawakan kasi nga ay matagal i-prove, hindi ganoon ka imminent o ganoon ka obvious kung meron man siyang crime na nagawa, di ba? So ang ngayon, ang ginagawa na siguro ng mga syudad, ng mga mayors ay para na lang tumahimik at kumalma, di ba? Para nilalagyan ng pandede ang mga nagagalit ng mga netizens sa kanyang ginawa ay pinapersona non grata siya. Pero ganun din eh, pwede pa rin naman siya pumasok eh. Di ba? Pwede ka pa rin naman, parang wala lang din eh. Parang masabi na, oh, nagmay-nagawa ka ba eh, di ba? So, mas pinapakita nito yung estado ng ating batas at kung gaano tayo susunod doon sa ating mga rights, sa constitutional rights natin, di ba? Kasi ang batas, ano yan eh, para in its purest form, perfecto yan, di ba? Binuo yan para sa nakararami, para makatulong sa'yo kung kakailangan mo. Pero yun dun nga sa execution, di ba? Sa pamamalakad ng batas tayo sumasabit, dun tayo natatagalan at ako, ang aking pakiramdam sa aking opinion ay wala tayong magagawa tungkol kay Pura Luka. Pero siguro magiging isa na itong magandang example, di ba? Ng mga tao, kung meron kayong, kung gusto nyo magpakita ng inyong freedom of expression, kahit wala kayong maling ginawa sa mata ng batas, kailangan mo pa rin isip ano ang tingin ng tao sa'yo, di ba? Ano magiging epekto nito sa'yo? Kasi yun naman, labas na yun ang batas. Kasi iba kasing tao, pinagkoconnect nila yung persona nung grata sa tama sila, na mayroon siyang mali, sa hindi, di ba? So, iba ang batas, iba ang sentimiento ng tao. Sinalala ko din, may mga nagko-cosplay din naman, tulad nila Marlon Tapalord, pero hindi umabot sa ganitong level yung galit sa kanya. Pero ako, para sa akin, okay lang eh. Parang alam ko na hindi to para sa lahat ng tao, pero naiintindihan ko ba't nila to ginagawa. Pero yun nga, expect mo na hindi lahat ng tao ay kasing open-minded na ibang tao. Mayroon talaga sila mga hindi walang pake. Tulad nga nung sinabi dito ni Kuya Kim. Ang persona non grata is a expression of sentiment of the city council, of a feeling of their constituents. It doesn't mean na bawal siyang pumasok ng Maynila. It's not a law, di ba? No, hindi batas yan. A resolution of a persona non grata is an expression of feeling. Ibig sabihin, she is not welcome in the hearts of Manilans. Mm-hmm. As manifested by the representatives, the councilors. Yun nga eh, parang kung in the first place walang pake si Pura Luka sa nararamdaman ng tao, kasi diba, sinabi naman niya na yung kanyang ginawa ay para sa sarili niya, sa nararamdaman niya sa kay Lord or sa Christian faith. So,
kung sasabihin natin ito yung dali sa hearts ng mga tao, eh wala nga, di naman yun yung ginawa niya in the first place. So, tawag ko, para sumusuntok tayo sa hangin, parang wala naman atang epekto to sa kanya. Pero ewan ko, either way, pinrove lang ito yung dati kong sinabi doon sa na nakaraan natin video na ang hindi natin mahahanapan si Pura Luka sa mata ng batas na may maling ginawa. Pero tingnan natin, baka in the future, eh pag nakompleto niya siguro lahat ng exodia na lahat ng syudad sa Pilipinas, baka ewan ko, maamiendohan ng konstitusyon o what. Pero yun nga, mayroong separation ng church at state. Kasi kung naalala mo dati, ang nang-aabuso rin naman ng power, mayroong abuse of power ay religion, diba? Nung panahon ng Crusades, nakita natin sa mga gawa ni Jose Rizal, sa mga pastor, di ba, yung kung paano kadali abusuhin, di ba, ang power na meron ang religion noon. Kaya ngayon, mas equal na siya. Pero di ba, walang equal kasi pagdating sa feelings mo. Kasi feelings are subjective, iba-iba. Merong geto kataas, merong sobrang taas, merong parang nandiyan dito lang, di ba? So, doon na tatapos yun. At wala, natuwa lang kung solo pag-usapan yung kay Pura Luka kasi parang kinukompleto na lahat niya lahat ng mga syudad. Natuwa lang ako na pag-usapan to na ito pala yung estado ng ating batas ngayon pagdating sa mga ganitong usapin sa relihiyon. Ayun lang, share ko lang sa inyo. PaoLUL Grata na mamaalam.